Hi guys! Welcome na naman po sa aking vlog, mga boss madam, mga ka-OFW natin dyan. Isa pong good news para sa mga green list country at effective ngayon po, October 14. Naglabas po ng panibagong protocol ang IATF regarding about po sa pag-travel ng mga foreigner, non-OFW at OFW na manggagaling po sa green list country patungong Pilipinas. At panoorin po natin si Secretary Roque regarding about dun sa press briefing niya kahapon regarding about this issue sa bagong protocol ng IATF. Okay, let's go. Let's do this. Push! Sa balitang IATF, inaprubahan po ng inyong IATF ang revised rules for green list for international arriving passengers effective October 14, 2021. Dami po nagtatanong, ang Estados Unidos po ay yellow list. Okay? Para sa fully vaccinated foreign nationals, kinakailangan nila ng negative RT-PCR test na isinagawa sa loob ng 72 hours bago sila umalis sa country of origin. Pagdating sa Pilipinas, hindi na nila kinakailangan mag-facility quarantine, pero kinakailangan nilang mag-self-monitor ng sintomas hanggang sa 14th day. Para naman sa mga Pilipinong fully vaccinated, pwede silang mag-facility-based quarantine hanggang lumabas ang kanilang negative RT-PCR test na kinuha sa quarantine facility upon approval. Or, kung ayaw nila mag-facility-based quarantine, kinakailangan mag-present ng negative RT-PCR test within 72 hours bago sila umalis sa country of origin. Pero kinakailangan nilang mag-self-monitor ng sintomas hanggang 14th day. Sa mga unvaccinated or partially vaccinated o mga taong kung saan hindi ma-verify ang kanilang vaccination status, ang mga bakunadong hindi makapag-test before travel, kinakailangan nilang mag-facility-based quarantine hanggang sa lumabas ang kanilang negative RT-PCR test na ginawa sa ikalimang araw. Para sa mga foreign nationals, kinakailangan nilang mag-book ng hotel reservation na hanggang 6 na araw. Samantala, ang mga unvaccinated or partially vaccinated minor children na bumabiyahay kasama ang kanilang fully vaccinated parent or guardians ay required na sundin ang quarantine protocols na naaayon sa kanilang mga vaccination status. Kinakailangan samahan ng parent o guardian ang bata o menor de edad sa quarantine facility sa kabuuan ng kanilang quarantine period. Para naman ma-validate ang vaccination status sa mga overseas Filipino workers at kanilang mga spouse, parents, and or children na nagta-travel sa Pilipinas o abroad, at mga non-OFWs na nabakunahan na dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, at mga foreigners na nabakunahan sa Pilipinas, maaring ipakita ang kanilang VaxCert Digital Certificate, Bureau of Quarantine, World Health Organization issued International Certificate of Vaccination or Prophylaxis, ICV, or ang National Digital Certificate ng foreign government kung saan sila nabakunahan. Para sa mga foreigners na nabakunahan sa ibang bansa, maaari nilang ipakita ang kanilang W-issued ICV o ang National Digital Certificate ng foreign government na tumatanggap sa VaxCert PH under a reciprocal agreement. At kagaya po nga ng naging pahayag ni Secretary Roque, kung yung mga nagtatanong diyan, kagaya halimbawa ng bansang US, US po ay hindi pa po kasama sa green list country. At ilang bansa sa Middle East, kagaya ng UAE, kung saan maraming OFW, kagaya po ng Saudi, is still in yellow list. Kaya po ang isang magandang balita, at mag-cross finger lang po tayo, dahil kasi re-repasuhin uli nila yung list ng green list sa Pilipinas. As per Secretary Roque po, maglalabas sila ng panibagong listahan ng green list country on October 16, 2021. Kaya ito po yung hinihintay natin, at kaya cross finger lang po tayo. Sana yung ilang bansa rito sa Middle East ay maisama na para at least maging masaya yung Pasko natin at maging maayos ang pagbiyahe at hindi na ganun ka-hassle. Kaya dito ko na lang po tatapusin ang vlog ko. I-update ko na lang po kayo regarding about sa mga bagong update ng ating gobyerno regarding about this green list country.
Maraming salamat po sa panonood. At kung nagustuhan niyo itong video na to, please like, share, and subscribe po. At i-update ko na lang po kayo ulit. Maraming salamat. Ciao! Push!